Maaari ba akong makiinom, mga amang? Ano kaya yung naamoy ko? Ang sakit sa ilong eh. Nananampal. Ay nako, ano ba itong napasok natin? Bakit parang nahihinapan akong huminga? Kamusta po mga kabantay? Unang-una na po ay nais nating i-take ang opportunity na ito upang batiin po ng happy happy birthday ang aking bossing sa buhay, si Miss Joanna. Sa kanyang special day po, sa araw ng July 31, 2024. Sweet 16, tawa ba? More birthdays to come and less toyo po sa'yo, boss. Ganoon din po ay happy birthday sa ating epic guardian at sa mabait at masipag na kabantay na si Julianne Ganalon Cauano. She's been supporting our channel for a long time. Pangalawa po siya sa pinakamabilis na tumugon sa pagpapamember ng nanawagan po tayo. At ngayon nga po ay nasa 4th month na siya of being one of our strong members sa channel. Bossing, kamusta ang buhay-buhay? Baka naman, may pa-burger tayo dyan. O kaya isang authentic ramen. Mga kabantay, sa mga hindi po nakakaalam ay nakabase po sa Japan itong si Julianne. Kaya isang ramen lang dyan, eh okay na. Mga kabantay, batiin po natin siyang lahat. At another year of blessings para sa kanya at para sa ating lahat. Kaya sa mga hindi pang member dyan, baka naman. Patuloy po tayong nag-a-adjust. Dahil sa hanggang ngayon po ay wala pang feedback from our internet service provider. Pero nagagawa naman natin ng paraan. At salamat po sa ating bossing, sa sponsor natin sa mobile data para sa pag-upload ng ating mga kwento. Kamusta po ang lahat ng ating mga kabantay? Ito na po ang 22 kabanata ng ating kwento at kagaya nga po ng alam nyo na, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking mga likha. Mga kabantay, sa mga nagkokomento po at mga ibig pong mag-PM sa atin ay pakifollow na lamang po ng ating Facebook page na may parehong pangalan. Nasa description po ang link nito. Ang bantay na may pareho pong logo. Yung isa po ay isang Facebook profile at yung may 193 followers po yata yon. Yun yung page natin. Paki-follow na lang po at nag-create po tayo doon ng chat room para po sa ating mga kabantay na nangihingi ng updates tungkol sa ating mga kwento. Alam nyo naman po at maraming bawal dito kayo YT. Kaya nag-iingat po tayo. Kahit nga po ang ating ginawang soundtrack para sa ating channel, eh hindi ko pa sigurado po kung mapapayagan po ng platform para mailagay natin dito sa channel natin. Pero sa mga nais pong makarinig dito, ay maglalagay po tayo ng sample sa Facebook page, kaya sana po ay ma-follow po natin ang page natin na Ang Bantay. Ibig ko din pong magpasalamat sa mga members natin at sa mga bumisita din sa Kurab Stories. Solid po talaga ang suporta nyo mga kabantay. Sa ating nakaraang kwento ay matatandaan po natin ang pagtatagumpay nga po ng grupo nila Zen laban sa mga dambuhalang tigbalang. Sa hindi nga nating inaasahang pangyayari ay iniligtas sila ni Nel at ang buong baryo laban nga sa bagsik ng pinunong tikbalang na si Ramir. At dito nga po ay nawakasan ang matagal ng hidwaan at pananakot nga po ng mga engkanto sa mga taga San Cristobal. Lumalabas na itong si Carion pala ay mas rasonabling pinuno at mas di hamak na kagalang-galang kumpara sa namatay nilang pinuno na si Ramira. Nagkasundo ang magkabilang panig, ang pinuno ng San Cristobal at itong si Carion. Naiiwas na nga ang mga tikbalang sa teritoryo ng mga tao. Ngunit sa ginawa ni Nel, nalantad ang lokasyon ng espada sa mga vampira. Samantala, sa bahay ni Filomena. Maraming salamat, Pinunong Filomena. Malaking tulong po itong mga ibinigay niyo sa amin. Paano? Ito na yata ang huling pagkikita natin. Tuloy-tuloy na kami sa paglalakbay namin at wala nang atrasan to. Kami ang dapat na magpasalamat sa inyo. Hindi na sayang ang pagsasakripisyo ng pinsan ko at ng mga tao ko. Kaya hindi makakalimutan ng baryong ito
ang mga dayong nagligtas sa amin. Nawa ay patnubayan kayo at gabayan. Payo lang, paglabas nyo dito, huwag na huwag kayo magtitiwala sa mga makakasalamuhan nyo. Hindi ko masigurado kung totoo ba talaga ang usap-usapan tungkol nga sa baryo Kunimlim. Pero oras na tumawid kayo sa daang tagsasanga na may itim na puno. Doon na silang mag-uumpisang subukan kayong lapitan. Ang mga tulisanes na mga sangandaan. Mga taong gagawin lahat at kukunin ang lahat ng maaari nilang mapakinabangan. At hindi lang yon, hindi sila magdadalawang isip na patayin kayo. Ang mas malala pa, pati ang mga batay niyong katawan ay kakaranihin nila at papakinabangan. Maaari silang magpanggap bilang isang matanda, isang batang nawawala, o isang magandang dalaga. Sari-saring mga uri ng tao ang miyembro ng tulisanes. Lalapitan nila kayo at hihingin ng tulong. Kaya mag-iingat kayo. Pag-uwi ka ni Filomena. Kasabay ng paghatid nito sa grupo nila Zen papalabas ng kanilang baryo. Nakatanaw lamang at walang imik na kumakaway. Sa tingin nyo, magiging ayos lang ba kaya si Filomena? Nakita nyo ba yung lungkot sa mata niya? Parang ayaw niya pa tayong umalis dun sa baryo nila eh. Makakaya nila yan. Naroroon si Apong Doming at saka kailangan lang makahanap ni Filomena ng lalaking mag-aalaga sa kanya. Yun lang ang kulang sa buhay niya kaya kung gusto mo eh, magpaiwan ka na lang kaya sa baryo nila. Ikaw nang pumuno sa kulang sa buhay niya. Hindi na siguro. Madami pa akong gagawin. At saka wala akong kakayahang magmahal ng kagaya sa kailangan ng babaeng yun. Ayos na yung tinulungan natin silang palayasin yung mga kabayong bakulaw. Ang alam nyo, kung wala lang talagang problema sa baryo namin, baka inasawa ko na yung si Filomena para hindi na siyang malungkot ba. Kasi alam ko, kaya palaging galit yan Wala kasing nakakasama palagi sa kwarto. Walang nagro-romansa ba? Tahimik ang mga babaeng kasama nila. Alam nilang tama ang mga sinabi nila Jimeno at Bruno. Alam nilang malungkot nga ang buhay nitong si Filomena at hindi lang talaga nilang magawang ilabas ang mga luha nila para sa pagkaawa sa kapwa nilang babae. Sa babaeng nakakulong sa isang baryo upang protektahan at pamunuan nito, at isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan at mga kagustuhan. Malay natin di ba, may isang tao ang nakatadhana talaga para sa kanya na darating din. Huwag niyo nang alalahanin pa yan, may kusa ang tadhana. Kahit pang lumayo ng lumayo itong sila Kulas o Jimeno, kung isa talaga sa kanila ang para kay Filomena mangyayari yon. Naniniwala ka din pala sa tadhana. Aba, hindi ko akalain, Sen, na may pagkaromantiko ka din pala sa katawan mo. Akala ko puro pagsisimangot lang ang alam mo at pagiging seryoso. Maraming namamatay dyan sa maling akala na yan. Yung isang pulis nga patay na. Isa pa, lahat ng nila lang marunong namang magmahal. Pero iba't ibang klase talaga pagmamahal. Iba't ibang pakahulugan dito. Tama si Sen, kagaya ko. Mahal na mahal ko ang mga pagkain. Hindi ako mabubuhay kapag isang araw nawala sila sa akin. Abay loko ka pala. Kahit naman sa ino hindi mabubuhay kapag walang pagkain. Teka nga, gano'n ba ang kalayo yung sinasabing baryo ko Lemlem? Baka naman pwede tayong dumaan muna sa ilog kung meron. Sinasapak na ako ng amay ko. Hindi na akong makapag-concentrate. Kaya naman pala kanina ko pang iniisip kung ano yung nananapak sa ilong ko. Ikaw lang pala yun ni Meno. Di ba may ilong dyan sa may mapa? Baka naman pwedeng daanan natin. Ako din gusto ko ng maligo. Parang pakiramdam ko bumababa ng pagkatao ko kapag hindi ako nakakaligo. Doon na lang natin ituloy ang mga usapang pagmamahal nyo. Nako, labas na ako dyan sa usapan nyo. Kayo na lang. Mabuti pa nga mag-ilog na muna tayo. Kailangan din nating mahugasan itong mga kagamitan natin.
Seryoso si Bruno at iwas sa mga usapang tungkol sa pag-ibig. Kaya naman na-intriga dito si Iris. Jimeno, ano bang kwento niyang si Bruno? Pareho silang seryoso ni Zen. Si Zen may iintindihan ko kasi may Christine siya. Pero bakit yung si Bruno? Parang galit na galit sa mundo. Bihirang magsalita. Hindi naman niyang masungit. Ganyan lang talaga si Bruno. Hey, ikaw ba namang mapatay sa harap mo ang kasintahan mo, diba? Sigurado, maku-culture shock ka din. Anong culture shock? Ano ba yung sinasabi mo? Baka naman trauma. Puro ka din kasing kalukuhan. Pareho kayo ni Nicholas. Teka nga, bakit panay siya lang ang tinatanong mo? Ayaw mo bang malaman ang kwentong buhay ko? Saka na yun sa'yo. Ano bang nangyari sa kanya? Ay nako, sige. Pagsisisihan mo na hindi mong napakinggan ang kwento ko. Eh yun nga. Dahil nga sa dito sa babaylan ng apoy na si Redentor, natipuhan niya ang kasintahan ni Bruno. Pero nalaman ito ni Bruno at kinalaban niya ang mga taohan ni Redentor. E napabagsak niya naman lahat pero nang dumating si Redentor sa baryo namin para daw wala ng pag-awayan sila ni Bruno, pinatay niya na lang itong si Elsa. Eh mismong sa harap ni Bruno namatay, simula noon hindi na siyang nakikipag-usap sa mga babae. Mahabang pagkukwento ni Jimeno, totoo naman ang sinabi nito. Simula nang magtungo sila sa isla, ni hindi talaga nakikipag-usap itong si Bruno sa mga babae, lalo na dito kina Julia at Iris. Alam mo, naaawa nga ako dyan sa kaibigan ko kasi puro na lang siyang pagtulong sa baryo namin. At iyon lang ang inatopag, sana lang ay maayos na yung problema namin. Para naman, yung love life niya na ang asikasohin niya. Eh kahit nga pwede na naming iuwi itong pulang motya. Pero nakiusap siya sa akin. Tulungan daw namin itong si Among Sen. Malaki kasi ang utang na loob namin sa binatang yan. Hindi niya kaming hinusgahan. Kahit nga hindi pa namin talagang balak na sumama sa inyo. Eh, hindi niya kaming kinalaban doon sa gubat. Teka nga, bakit ba parang nararamdaman ko na interesting ka kay Bruno? Nanahimik na lamang si Iris at sumubok na maligo na rin sa ilog. Pinigilan na lamang nito ang pagtawa. Sa ilang araw nilang pananatili sa isla, noon lamang silang nakapag-relax ng isipan nila sa maigling saglit nang subukan nga nilang maligo sa ilog. Ayan! Ang presko ah! Uy Jimeno, mabuti na tagalan ka ni Iris sa amoy mo. Amoy mandirigma ka na kanina eh. Ano ba pinag-usapan nyo? Ay, ang sarap naman ang pakiramdam ko. Mabuti na lang talaga at may ilog dito. Ano ka ba, Kulas? Wala lang yon. In-interview niya lang ako sa talambuhay ko. Eh, kamusta naman si Neil? Tao pa ba siya? Asa na ba siya? Nandito ako sa likod niyo. Hindi ako tao. Gusto niyo kagatin ko na kayo? Pagbibiro ni Neil. Teka nga. Sigurado ba kayong sinabi ni Apong Doming na wala namang magiging problema sa akin? Ayokong maging vampira. Ibig sabihin nun eh, hindi na ako makakalabas pa sa bahay ng umaga. Huwag kang mag-alala, espada lang naman yung nahawakan mo. Hindi naman naagat ng vampira eh. At saka alam mo, kung magiging vampira ka eh dapat kang gabi pa. Maswerte ka pa nga eh, nabitawan mo daw yung armas, kundi pati ikaw eh kinainan ng espadang yun. Nakakatakot naman yun. Eh kasi wala naman akong ibang maisip. Yun lang yung nakita kong sandata noong sandaling yun. Hindi ko naman akalain na sinumpang espada pala yun. Habang marahang nag-aayos sila ng mga gamit at naghahanda ngang umalis, dumating itong isang matanda na hindi man lang agad nilang napansin. Dahil nga sa abala sila sa ilog. Nakita na lamang nila itong naroroong nilalantakan ng mga pagkaing baon nila. Ngunit mapansin at maamoy ni Kulas ang amoy ng pagkain ay napalingon nito. Hoy, may matandang kumakain ng pagkain natin oh! Hoy, tanda! Sino ka ba? Bakit mo bang kinakain yung baon namin?
Siguro ikaw yung tulisan na sinasabi ni Pilomena, no? Akong bahala dito. Igagabos ko ito ng patiwalik sa bahay ng Langgam. Teka lang, hayaan mo muna magsalita yung matanda. Ikaw naman padalos-dalos ka. Basta talaga pagkain, ikaaway mong lahat. Ito, Tang, sino po ba kayo at bakit niyo po bang pinapakailaman niyo pagkain namin? Eh, pasensya na. Eh, hindi ko napansin na may tao palang may-ari nito. Akala ko eh, hulog ng langit sa akin. Eh, tawagin niyo na lang akong Tatang Kulot at nagkamali kayo. Huwag kayong mangbibintang na basta-basta at hindi ako isang tulisan. Hindi kong bababa sa katulad nila na walang ginawa kundi ang mangagaw at mangangrabyado ng ibang tao. Sinungaling ka, Tatang Kulot? Eh, anong tawag dyan sa ginagawa nyo? Eh, kinakain nyo na yung pagkain namin eh. Mapapanis yan eh. Hindi naman lang kayong nag-iisip. Paano kapag nagutuman ako sa gitna ng daan? Ang sabi ng tatay ko, kalimutan ko na daw ang lahat. Huwag lang ang pagkain sa tamang oras. Akala ko ang belen sa'yo ng tatay mo. Huwag mong kalimutan kumain oras-oras. Totong Kulot. Sige na po, kainin nyo na yung nasa lalagyan na hawak nyo. Ubusin nyo po at ito pong tubig. Huwag nyo pong pansinin yung sikulos. Iris, ibawas mo na lang yan sa rasyon para sa pagkain kung umayon po ng halian. Kawawa naman si Tatang Kulot at mukhang gutom na oh. Hay nako, makapagsisihan natin yan. May kasabihan nga kasi sa amin. Ang mga agaw daw ng pagkain ay kailanman ay hindi dapat pagkatiwalaan. Oo, yun. Pero ngayon ko lang narinig yung kasabihang yun. Eh, kahit nga ako. Ngayon eh, napapaisip na ako kung anong uri ng nayon ba ang merong itong sikulas. Parang puro tungkol sa pagkain ang kasabihan nila. Sambit naman ni Bruno, pero ang totoo nun ay imbento lamang ito ni Kulas. Pawang mga kasabihan niya lamang ito, subalit iba kasi talaga ang pakiramdam nitong binata sa matanda. Tila mahirap pagkatiwalaan, lalo pa sa mga galaw lamang nito at ng mga mata nito. Hindi silang matitigan ng direkta ng matanda at tila ba may itinatago. Ibig sabihin, kailangan nila mag-ingat. Tama na yan, hayaan na natin kumain muna itong si Tatang Kulot. Mamaya na natin kausapin. Ang maigi pa ay kumain na din kayo para naman dire-diretso na tayo sa paglalakad mamaya patungo sa Baryo Kulimlim. Alam nyo na, may hirap na maabutan pa tayo ng dilim sa daanan. Nakinig naman ang lahat kay Zen, kanya-kanyang kain ng mga baon nila. At itong si Kulas naman ay lumaliw talaga dito sa matanda. Naiinis kasi siya dito. Ninakawan sila ng pagkain. May kakaiba sa matandang ito. Natitiyak kong hindi aksidenteng napunta siya dito sa amin. Napakababa ng tsansa na napadaan lang siya dito. Isa ito sa kanyaan nila, Zen. Masyado silang mabait. Kulas, huwag ka magtampo. Heto, sa'yo na lang tong karne, oh. Hindi ko pang nagagalaw yan. Heto na lang sa aking prutas at gulay. Ay, salamat naman, Julia. Alam mo, kailangan ko to eh, para mas mapagtanggol kita. Ayos na yung mga prutas at gulay sa'yo para naman hindi ka tumaba. Narinig ko kasi ayaw daw ng mga babae ang tumataba sila. Kaya isipin mo na lang eh, tulong ko na to sa'yo. May utang na loob ka sa'kin, ha? Biglang palit ng kondisyon ni Kulas mula sa galit sa pagiging mapangasar. Kahit kailan ka talaga, hindi ako mataba, no? At kahit anong kainin ko, hindi ako tataba. Mabuti pa pala eh, kay Tatang Kulot ko nalang binigay ang karne. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Nagdadaka lang talaga ako sa matandang yan. Eh, bigla-bigla na lang lumitaw ni hindi man lang natin namalayan. Eh, nakita ko nilalanta ka na yung pagkain. Paano pala kung mamamatay tao siya? Baka napatay niya na tayong lahat. May punto naman si Kulas. Wala sa kanilang nakapansin sa pagdating ng matanda at kung may masamang pakay nga ito sa kanila. Tiyak na ilan sa kanila ang napatay nito bago pa man nilang malaman na may kalaban sa paligid. Mabuti na lamang at tanging pagkain lamang ang talagang pakay nito. Tama ba ang naririnig ko? Patungo kayo sa Baryo Kulimlim? Eh, hindi ba kayong natatakot sa mga usap-usapan
tungkol sa mga nakatirang mangkukulam at mambabarang sa Baryo Kulimlim? Bakit ba kayong nakikipagsapalaran sa pagtungo doon? Eh kung ako sa inyo eh, hindi na lang ako tutuloy. Maraming mga malalakbay ang umuurong at bumabalik na lamang sa kanilang mga sasakyang pandagat at umaalis dito sa isla. Dahil nga sa usap-usapan eh, makapangyarihan daw ang mga mangkukulam at mambabarang sa Baryo Kulimlim. Mga walang patawad sa pagpatay ng mga dayo. Sabi sa mga usap-usapan eh, pinapakuluan daw nila ang mga laman at buto ng mga dayong nabibiktima nila at isinisilbi sa mga alaga nila mga hayop. Eh sigurado naman akong hindi nyo naman pangarap ang maging pagkain ng mga alaga nilang baboy, di ba? Naikwento nga po sa amin yun ng mga taga-Baryo San Cristobal. Pero wala naman po kami pagpipiliyon. Kailangan namin makarating sa Baryo Puting Bato. At ibig sabihin nun eh, dadaan po kami sa Baryo Kulimlim talaga. Kaya po ba tatangkulot? Saan po ba kayong tutungo? Eh posible naman po na napadaan lamang kayo dito sa aming lokasyon, di ba? Oo nga tatangkulot. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Ano po bang sadyaan niyo sa paglapit niyo sa amin? Wala po kaming mga mahalagang bagay ah. Wala po kaming maibibigay sa pangungulimbat niyo kung tulisan man po kayo. Mga ordinaryong manlalakbay lamang po kami at magbabakasakali po na mapuntahan po itong Baryo Puting Bato para po sa aming mga kaibigan. Lahat naman ng napabadaan dito at nagtatungo sa Baryo Kulimlim ay ang dahilan ay may mabuting adhikain o misyon. Yan ang lagi kong naririnig. Nais nilang marating umano itong Puting Bato. Pero ang totoo, gusto lamang nila ang makatakay sa sinumpang lugar na ito. Naroroon sa Puting Bato ang lahat ng kayamanan, kapayapaan, at ang mga sasakyang palabas ng islang ito. Pero sa dulo, ang pakay lamang nila ay ang yaman ng mga baryo at saka ng ibang taong nakakasabay nila. Kaya mapapahamak lang kayo. Bumalik na lamang kayo sa pinanggalingan nyo. Pasensya ka na po tatangkulot. Pero importante po talaga para sa amin ang marating ang Puting Bato. May kailangan lang po kaming kitain doon, alang-alang po sa kaibigan namin. Ano pa man ang dahilan nyo? Pagpapakamatay ang pagpunta nyo sa Baryo Kulimlim. Totally, nasa parehong ruta naman tayo eh. Sasamahan ko na lang muna kayo. Baka makatulong ako sa inyo. Bagamat nagdadalawang isip naman itong si Lizen, pero lahat ng tulong na maaari nilang matanggap ay malaking bagay para sa kanila. Kailangan na lamang nilang mag-ingat dahil sa kagaya ng sinabi ni Filomena, huwag na huwag silang magtitiwala sa sino mang makikilala nila sa daan. Nang maya-maya pa ay sapitin nila itong nagsasangang daan na may napakalaking itim na punong kahoy na korteng krus sa gitna. Ito na marahil ang nagsasangang daan ng itim na puno. Tama ka bata, ang hangganan ng kaligtasan. Oras na tawirin nyo ang kalsadang ito, hindi na kayong makakabalik pa dito. Wala nang makakabalik pa ng buhay at hindi makikita ang daan ng pabalik sa San Cristobal. Pero di ba walang... Oo, tama ka. Walang dapat na may kakayahang gumamit ng mga pangyarihan at mga aral sa islang ito. Pero hindi tao ang may gawa nito. Isa itong depensa. Proteksyon ng diwatang nangangalaga sa Baryo San Cristobal at Santa Ynez. Ito ay para maiwasan ang pagpasok ng mga pinakamalakas at masasamang tao at nilalang sa dalawang baryong pinakamahina sa limang baryong nakapaikot sa islang ito. Kaya naman kung hindi buo ang loob nyo, huwag na kayong tutuloy pa sa Baryo Kulimlim. Alam nyo tatang, kung mga taong lobo sila at mga waya o kaya ay Cerberus, baka umurong po kami. Pero kung mga taong halangang kaluluwa eh, gusto mo gawin ko ba silang almusal bukas eh? At saka bakit nyo po ba kaming tinatakot? Eh kayo nga po eh, buhay pa hanggang ngayon, eh di ibig sabihin may paraan para makaiwas sa gulo. At saka may iwasan niya mga kalaban, tama ba ako? Kasi sa paraan ng pagsasalitaan nyo eh, halatang nanggaling na kayo sa Baryo Kulimlim. O baka nakita nyo na yung mga tulisan na yan. Eh tingnan nyo, buo pa din naman kayo eh. Kaya kung ayaw nyo kaming mapahamak, kagaya nga po na sinasabi nyo, eh tulungan nyo na lang kami.
Alam nyo, kahit naduda ako sa iyo, eh karamihan kasi sa kilala kong kulot, mga kontrabida sa buhay eh. Ikaw lang ang taong may pangalang kulot na walang buhok, tatang. Pangungulit ni Kulas habang nakatayo pa din sila sa sangang daan. Inaantay ang pagpapasya nila Zen. Kulas, tagalan mo na nga itong si Tatang Kulot. Among Sen, tutuloy po ba tayo? Nag-aantay lang kami sa kilos nyo. Tinitingnan ko lamang itong mapa at iniisip ko kung bakit burado yung kanan. At tanging kaliwang daan lamang ang sinasabi nitong maaari nating daanan. Tila sadyang binura yung daan sa kanan. Tatang Kulot, may alam po ba kayo kung bakit? Dahil sa yan ang lugar na pinamumugaran ng mga tulisan. Wala kayong gagawin dyan at papabilisin nyo lamang ang buhay nyo kung dyan kayong dadaan. Kahit ako, hindi ako dadaan dyan. Tatang Kulot, ganyan po ba talaga kayo? Ilig nyo pong hindi patapusin ang mga kausap nyo at hindi nakapagtapos ng sinasabi nila tapos dudugtungan nyo na? Inuunahan nyo po ng sagot eh. Pasensya ka na at nakaugalian ko lamang pero oo, ganito talaga ako. Ikaw ba, ganyan ka ba talagang palagi? Pinupuna ang gawa ng ibang tao? Abay, masamang gawain yan bata. Bakit naman mapahama ka at kung ano bang mangyari sa iyo sa kakapuna mo sa iba? Huwag kang mag-alala tatang, kayang-kaya ko ang sarili ko. Malakas yata to. Napansin naman ni Bruno na tila ba tahimik si Zen at pinagmamasdan lamang itong mapa. Anong problema Zen? Huwag mong pansinin yung matandang yan at sundan lamang natin ang sinasabi sa mapa. Kung bawal dyan dumani, di bawal. Parehong patungo sa baryo Kulimlim ang 200. Mas mahaba itong nasa kanan. Kaya napapaisip ako. Kung ako ang tulisan, pipiliin ko yung mas maikling daan para abangan yung mga tao. E tiyak na doon dadaan yun. Bakit naroon sila sa mahabang daanan? Tara sa kanan tayong dumaan. Nagulat ang lahat sa pagpapasya ni Zen. Kakasabi lamang ng matandang si Tatang Kulot na naroon ngang naglalagi ang mga tulisanes na nasa kanang daanan pero bakit ito ang pinili ni Zen? Zen, sigurado ko ba? Baka naman marami ang mga tulisanes na naririyan. Delikado sila kapag marami. Kagaya ng nangyari kila Iris. Baka madihado tayo at maalanganin pa. Among Zen, may dahilan ba kung bakit yan tayong dadaan? Alam nyo, naiibang na kayo. Bakit dyan kayong dadaan? Eh magpapakamatay ba kayo? Sinasabi ko sa inyo, dapat sa kaliwa kayong dumaan. Pag-uwi ka nitong si Tatang Kulot at sinusubukan ngang kumbinsihin sila Zen pero tila desidido si Zen na daanan ang kanang daan. Paano ba yan Tatang? Dadaan kami sa mga tulisan. Sasama ka pa ba? Kung ako sa inyo, eh huwag ka na pong sumama doon. Eh baka sumpungin ka pa po ng rayuma mo. Hindi ka pang makatakbo at ikaw ang mahuli po ng mga tulisanes na yan. Muling pang-aasar ni Kulas sa matanda, subalit na nahimik na lamang itong si Tatang Kulot at sumunod na lamang sa paglalakad nila. Iris, sa tingin mo, bakit kayong nakasunpa sa atin yung matanda? Eh sa tingin ko eh, nawawala siguro yon. Kaya sumasama sa atin. Hindi niya rin siguro nung kabisado yung daanon. Kasi sabi niya ligtas sa kaliwa eh bakit di siya dumaan dun? Hindi ko alam Nel, pero mas makakabuti siguro kung maging alerto tayo sa paligid. Alam mo higit sa kanino man, kung gaano bang kabagsik at kadelikado ang mga tulisanes. Huwag kang mag-alala, ba't naka-alerto ako? Alam ko kung anong naghihintay, oras na makuli tayo ng mga tulisanes na yon. Hindi ko alam kung bakit ba dito tayong pinadaan ni Zen, pero sana lang alam niyang ginagawa niyo. Binilis na naman ni Julia ang paglalakad upang maabutan itong si Zen. Nasa unahan ito at ginagabayan nga sila sa ruta. Hoy lalaki, bakit naman dito tayong dumaan? May dahilan pa o.
Gusto mo lang talagang makakita ng tuli si Hanes. Narinig mo naman ang babala ni Tatang Kulot, diba? At saka yung kwento ni Ranel. Bakit nagtuloy ka pa dito? Patuloy lamang sa pagtingin sa mapa si Zen at sa paligid nila. Tila may hinahanap ito. Basta magtiwala ka lang. May gusto lang akong mapatunayan. Magiging maayos din ang lahat, pangako. Kung natatakot ka, edi tumabi ka lang sa akin. Sambit ni Zen. Hiyamang aminin pero takot talaga itong si Julia. Pero yun nga ang ginawa niya. Tumabi siya sa paglalakad ni Zen. May 2 oras pa silang naglakad nang huminto itong si Zen. Imbis na sa diretsong daan sila ay lumiko itong si Zen at pumasok sa pakibot na daanang tungo sa Kakahuyan. Zen, baka naman may bala kang ipaluwanag ang lahat. Bakit nasa kagubatan tayong dumadaan ngayon? Baka mas matagalan pa tayo dito at baka abutan pa tayo ng gabi. Delikado na. Agad tayong makikita ng mga tulisan sa gubat kapag nagsindi tayo ng apoy. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang daang ito. Magtiwala ka lang. Napakamot na lamang ng ulo itong si Bruno. Hindi niya makita kung paanong ligtas ang daanan sa gubat. Paanong nasasabi ni Zen ang bagay na yun, gayong nakatingin lang naman ito sa mapa. Nababaliw na ang kasamahan niyang yan. Yung may hawak ng mapa, hindi niyang sinusunod ang mga impormasyon sa mga dinadaanan niya. At ang lahat ng mga kalsadang burado sa mapa ay yun ang tinatahak niya. Magpapakamatay yata yan at isasama kayo. Kung ako sa inyo, kunin niyo ang mapa sa kanya at kayo na ang manguna bago pa kayong mapahamak niyan. Panguudyok ni Tatang Kulot, Kilanel, Jimeno at Kulas. Tila ba nababahala na ito sa ginagawa nito si Zen? Kaya naman lumapit si Nel dito sa binata. Zen, tama ba yung sabi ni Tatang Kulot? Dinadaanan mo daw yung lahat ng mga buradong daanan sa mapa. Nababahala na siya at baka mapahamak daw tayo. Tinitigan ni Zen sabay nagsalita ito kay Nel at sa buong grupo. Huwag kayo mag-alala, nasa tamang daanan tayo. Kanina ko pang iniisip at inaalala pero nang ibigay sa atin itong mapa ni Filomena wala naman itong ni ano pang marka o bura. At isipin nyo nga kung si Filomena ang naglagay nitong marka paano niyang nalaman na dito sa kanang bahagi ng daanan naroroon ang mga tulisan. Gayong hindi naman silang nagtutungo nga sa parting ito ng lupa, di ba? At isa pa, kung ikaw ang tulisanes, pipirmi ka ba sa isang lugar kung wala namang dumadaang tao dahil nga sa babala sa mapa? Kung tama ang hinala ko, hindi yung pagkain ng unang pinuntirian itong si Tatang nang lapitan niya yung bagko, kundi itong mapa. Ikaw ang naglagay ng mga bura sa mapa upang mapasunod mo kami sa daanan. Tama ba ako? At saka, hindi mo naman nasili pa yung mapa, pero bakit siguradong sigurado ka sa mga may burang parte dito? Gulat ang lahat sa mga tinura ni Zen at biglang nagsipaglingunan ito sa likod. Ngunit wala na doon si Tatang Kulot. Naglaho na ito. Hindi nilang napansin ang pag-alis nito. Subalit tila ba tama ang lahat ng mga sinabi ni Zen? Sabi ko na nga ba hindi ba pagkakatiwalaan yun? Ano, tama ako no? Ang taong magnanakaw ng pagkain, kailanman hindi maaaring pagkatiwalaan. Pwede naman sana siyang manghingi sa atin, di ba? Pero nagnakaw siya. Kagaya nga ng inaasahan ko, malakas ang kutob ko na parte siya ng mga tulisanes o ng mga samahan na nagdala yung pigilan tayong makarating sa Baryo Kulimlim. Mukhang may mga itinatago sila dito. Kung tama ang hinala ko narorong nasa kaliwang daanan ng mga tulisanes sa tagaabang sa atin. Madali kayo, hindi pa tayo masyadong nakakalayo sa nagsasangang daan. Tika kong may mga kasamahan niyang nag-aabang dyan. At ngayon ay tinutungo na nga niya. Delikado tayo dito. Baka maabutan pa tayo. Pero paano naman natin gagawin ang pagtako sa kanila? Wala naman tayong mapagtataguan dito sa gubat. At saka kabisado nila ang lugar, no? Nakalimutan mo na yata na sa atin ang mapa. At saka, Jimeno, nagawa mo ba yung pinapagawa ko? Muling naglingunan ng lahat. Tama ka, Mong Sen. Kagaya ng otos mo sa akin kanina, nakuha ko itong mapa sa dalang sisidlan itong si Tatang Kulot. Ito
yung mapa ay may nakalagay ng mga pwesto ng mga talasanes. Tama ka nga, kopya ito ng mapa na bigay sa atin ni Pelomena. Bago silang lumiko sa nagsasangang daan, ay palihim na kinuusap ni Zen itong si Jimeno. Nagkaroon na ito ng kutob at napansin niya itong daladalang sisidlan itong si Tatang Kulot na labis ang pagkakahawak. Tila ba iniingatan at ayaw na mabitawan. Kaya naman nilibang ito ni Jimeno sa pagkakwentuhan, sabay dukot sa mapa. Mas detalyado ang mapang galing kay Tatang Kulot. Nasa kabilang daan nga ang mga tulisan. At bukod dito ay nakadetalye sa mapa kung saan bang naroroon ang mga halimaw at aswang sa gubat, mga higanteng ahas at kung ano-ano pang peligro na kailangang maiwasan. Dito ay hindi na ang kailangan pang pagtalunan. Nanalin lang nga sila nitong si Tatang Kulot dahil kung wala itong balak na masama, bakit bigla na lamang itong naglaho? Kung ito lang ang kopya nila ng mapa, matatagalan sila bago tayong masundan. Kaya gamitin natin itong pagkakataon para makalayo sa kanila. Tiyak na aabangan nila tayo sa kalsada. Kaya dito na tayo sa gubat. Ayon dito sa mapa ay may shortcut na daanan. Rektang lalabas to sa kaliwang daanan. Oras na marating natin ito eh, natitiyak kong inaasahan nila tayong naroroon sa kanang daan. Doon sila mag-aabang. Nalilito ako sa pag-iisip mo, Sen. Paano kung nakakatiyak na lahat ng ito ay tama? Mga sangga noong kalaban natin, kailangan mo lang na mag-isip bilang isang sangga na din para malaman mo ang mga susunod nilang kilos. Tara na, may 3 oras pa tayo ng liwanag. Hindi mga ngahas sa mga tulisanes na yan na maglakad sa kakahuyan sa gabi. Ayon dito sa mapa nila ay naririto ang mga halimaw at aswang. Siguradong gagala ito sa pagdating ng gabi. Natahimik na lamang sila Julia at inisip kung saan bang nakukuha ni Zen ang mga ganung uri ng pag-iisip. Sa kanyang karanasan bilang isang pulis at sa galing niya sa pag-iimbestiga. Bilang isang undercover agent, parang batang paslit lamang siyang nanonood at nakikinig sa mga sinasabi nitong si Zen. Inutusan nito si Jimeno na gumawa ng mga bakas na palihis sa kanilang direksyong dadaanan, magputol ng mga damo at kahoy at sanga patungo nga sa hangganan ng ilog. At dito nga ay bumalik sila sa ruta kung saan silang kailangang maglakad patungo sa kaliwang daanan. Naisip ni Zen na kung meron mang magaling sa pagsunod sa mga bakas sa kagubatan dito sa grupo ng mga tulisanes, ay susundan nito ang mga peking bakas nila. At oras na mapagtanto nila na peke ito, ay huli na ang lahat at nakalayo na sila Zen. Samantala, 2 oras ang nakalipas, ay nakarating na nga itong si Tatang Kulot sa mga kasamahan nito. Bisit yan! Bisit ang lalaking yon! Paano niyong nalaman ang mga plano ko? Ay kayo! Puro kayong tutulog-tulog dyan! Wala nang dadaan ditong mga biktima! Sayang yung 2 dalaga! Mga makikinis at mukhang maganda ang lahing ibibigay sa atin! Bilisan nyo at magsikilos na kayo! Sundan natin sila doon sa kanang daanan bago pa silang makarating sa Baryo Kulimlim. Nadidiya kong ngayon ay nasa kalsada na sila. Ang halaman nila ay mauutakan nila tayo. Ihandaan niyo ang mga kabayo natin at tutunguhin natin sila. Ngayon lang akong nabastos ng ganito ah. Galit na wika ni Tatang Kulot. Kumukupas ka na yata Kulot. Parang ito ang pinakaunang beses na may nakalusot sa iyo ah. Sabi ko naman sa iyo, magretiro ka na bilang tagapaghatid ng mga biktima. Hayaan mo na yan sa mga mas nakakabatang miyembro natin. Walang sino man ang mas gagaling pa sa akin sa panlilin lang sa mga dayo. Nagkataon lang na sinuwerte sila. Pero hindi silang makakataga sa atin. Hindi silang makakarating sa Baryo Kulimlim. Wala silang impormasyon na kagaya sa mga narito sa mapa nating... Teka, nasan yung mapa natin? Uy kayo, tulungan nyo ako. Nangulog ko yata yung mapa sa daan, bilis. Paano nating susundan sila kung wala ito? Mainutil. Kulot, ikaw ang may sabi na ligtas sa iyo ang mapa. Bukang ikaw ang nalinlang ng mga dayo. Ngayon, paano nating malalaman kung aling daan ang may aswang at aling ang wala? Magtatakip silim na,
magiging hapunan tayo ng mga aswang kapag sumunod tayo. Akong bahala, kabisado ko ang daan. At saka, isa pa eh, may kabayo tayo kaya mas mabilis natin silang maabutan. Tuwid ang daan, kaya bibilisan lang natin. At doon nga ay inihanda nila ang mga kabayong gagamitin. Labis ang galit nito, naisahan siya ni Rizel. At ngayon nga ay wala na silang mapa. Pero desidido si Tatangkulot na mahuli ang grupo ni Rizel. Tiwala siya sa tulong ng mababilis nilang kabayo at ng kanyang memorya sa mga daanan ay magagawa ng grupo nila na maabutan itong si Rizel. Kailangan nating mahuli ang mga dayo. Gutom na ang mga tauhan natin sa karne. Kailangan natin ang sariwang karneng tao. Kaya bilisan natin. Ngunit sa kagubatang iyon ay hindi lamang sila Tatangkulot ang mga naghahanap ng karne. Hindi lamang sila ang naghahanda, bagkus ang mga manananggal na nagpapaikot-ikot ta upang makatagbo ng mga pagkain sa gubat. At hindi biro ang bagsik nila. Sumapit nga ang takip silim at tuluyan ang naglaho ang liwanag at binalot na ng dilim ang buong paligid. Siguraduhin yung matatakpan ng mga dahon at kahoy ang bukana ng kuweba. Ayaw nating makita ng sino man ang liwanag ng apoy natin. Huwag ka mag-alala. Mukhang ayos na ang harang natin sa labas. Maswerte tayo at napapaligiran ito ng matitinik na baging. Eh, kung hindi nga ako nahulog dito, hindi naman natin malalaman na may kuweba pala dito. Ilatag na lang natin yung makapal na trapal nyo. San ba itong galing at ang kapal-kapal pero ang gaan? Kasalukuyang nasa loob sila ng isang napakalawak at mahabang kuweba. May maliit itong nag-iisang labasan na tinapalan nga nila ng gamit ang mga puno at halaman. Bagamat may maliliit na butas sa itaas ng kuweba kung saan yang nagdudugtog ito sa kaitaas-taasan ng bundok, pero tanging ang tinakpan nilang butas ang daanan papasok sa kuweba. Maswerte silang nahanap ito nang hindi sinasadya nang matapilok nga itong sikulas at magpagulong-gulong sa pababang bahagi ng kanilang dinadaanan at nadiskubre niya nga itong papasok na kuweba. Ligtas tayo para sa gabing ito sa kuwebang to. Panatilihin lang nating mababa at kontrolado ang apoy. Hindi natin alam kung ano-ano ang mga nasa paligid natin. Nang kumakain na nga sila ng hapunan, saka silang nakarinig ng mga kakaibang ingay, nakakatakot at nakakapanindig balahibo. Mga sagutan ng huni. Brano, tama bang iniisip ko? Hindi ko nagkakamali, Jimeno. Mga manananggal ang nag-uusap sa labas. At sa paraan ng kanilang pag-uusap, eh mukhang may mga naaamoy na silang pagkain sa paligid. Matalas ang pang-aboy ng mga manananggal na to at umaabot ng kilokilometro. Kaya sino man ang nasa labas ngayong gabi, eh siguradong naaharap sa panganib. Pero hindi nila tayo magagawang matukoy dito. Mabisang pagkubli ang amoy ng mga dahong kinuha ni Jimeno. Kaya ligtas tayo. Oo, tama si Bruno. Natotohan ko ito sa isang kaibigan namin bago siyang makain ng manananggal. Eh, epektibo naman. So malangit na wa ang kaluluwa ni Poldo. Mukhang hindi talaga pumapayag si Tatangkulot na makatakas tayo ah. Tiyak nakasama niyo ng mga tulisanes. Eh marahil silang naamoy niyong manananggal na yan kung hindi ako nagkakamali. Nang makarinig nga sila ng mga sigawan. Samantala, ilang minuto bago ang sigawan na narinig ni Rizel. Magaling! Akala ba nila eh hindi nating masusundan ang mga bakas nila? Magaling Manol, sundan mo ang bakas na yan at natigdiya kung hindi ba silang nakakalayo. Eh Kulot, dito lang sa ilog ang hangganan ng mga bakas. Wala na pagkatapos dito. Di kaya nagpaanod na sila sa ilog papunta sa babang bahagi ng bundok, papunta sa bariyo Makulimlim. Imposible. May mga isdang nangangain ang tao sa ilog. Tiyak na hindi silang mga bobo na gagawin yan para lang magpakamatay. Dito tayo sa gilid ng ilog. Kulot, masama ang kutubo dito. Iba ang mga naririnig ko. Dito nang nag-umpisang maging maligalig ang mga kabayo. Nagwawala ang mga ito
at sa labis ng takot na mga ito ay inihulog ang mga nakasakay sa nila at naguna-unahang magsitakbuhan papalayo sa gubat. Aray, buisit ng mga kabayo yun. Oras na makita ko sila, gagawin ko silang mga tapa. Oy, tumayo kayo dyan. Akin na yung kabayong yan, ako sasakay dyan. Subalit pagsampa pa lamang ni Tatang Kulot sa kabayo ay naroroong may dumagit na sa kanya. May sariwang pagkain. Maligayang pagdating sa aming kagubatan. O nakasama, kumuha na kayo ng mga karne niyo. Sandali, ibaba niyo ako dito. Teka lang. Nagpupumiglas si Tatang Kulot at nasaksak niya nga itong manananggal dahil lang para mabitawan siya at mahulog. Kaya nga lang, nabalian siya ng binti sa pagtama niya sa batuhan. Aray, tulong! Ayoko na dito, sibat na ako. Mga aswang na yan, bala na kayo dyan. Mabilis na nagsipulasa ng mga kasamahan ni Tatang Kulot. Kanyang-kanyang ligtas sa sarili nila. Yung iba ay bumaba na sa kabayo at yung iba naman sa taranta ay tumalon sa ilog. Kaya naman pinagpiyestahan sila ng mga istang naroroon. Ang ilan, nagpagalagala na lamang sa kakuhuyan habang nakasunod sa kanila ang mga manananggal. Dahil sa taas ng puno dito at malawak ang gubat, walang problema sa mga manananggal ang magpalipad-lipad. Pagkain! Para lamang silang mga agilang dumadampot ng mga sisiw o ng mga manok sa ginagawa nila sa dami ng karneng naroroon. Tiyakin niyong lahat ng mga narito ay mahuhuli niyo. Fiesta sa ating nayon bukas. Dalihin ang lahat ng yan sa ating nayon. Dekada na ang nakalipas nang huli tayong magkaroon ng malaking piking. Dahil sa walang mapa sila Tatang Kulot, hindi nilang namalaya na nasa teritoryo na pala sila ng mga manananggal. Sa isang iyon, kaakibat ng iyong kaligtasan ang mapa. At kapag wala ka nito ay isa kang karani lamang na pagkain ng mga mababangis na nilalang. Kaya ang kabilin-bilinan ni Mang Bong sa grupo nila Zen na huwag na huwag nasusuong sa paglalakbay nang wala silang hawak na mapa para sa kanilang destinasyon. Dahil sa oras na magkamali sila ng riko, maaga kang mamamaalam sa mundo. May ilang nakaligtas sa mga tulisanes. Nagawa nilang makarating sa malawak na daanan, ngunit sobrang kaunti na lamang nila. Mga peste, mga inutil, bakit niyo naman akong iniwan? Hindi man lang akong inalalayan. Alam niyo naman na ako ang pinakamay utak sa atin. Paano kung nakain ako ng mga aswang na yon? San kayo pupulutin? Dahil sa iyo, kaya nangyari ito. Tapos tatawagin mong matalino ang sarili mo. Kung wala kang mapa, wala tayong mata sa lugar na to at walang silbi ang sinasabi mong talino mo. Tandaan nyo, walang ibang maaaring tumulong sa inyo kundi ako lang, mga bobo. Nasaan na yung mga kabayo? Nang walang kung ano-ano. Mga karne? Ikaw, pwede ka na. Amoy ko ang dugo sa iyo. At dinagit nga nito si Tatang Kulot. Nasundan sila dahil nga sa amoy ng dugo dito sa binti ni Tatang Kulot. Hindi. Hindi pwede to. Akong pinakamatalino sa amin. Hindi ito maaari. Pinakamatalino pala. Kung gayon eh, masarap higupin ang utak mo. Hindi nang sinubukan pa ng mga kasamahan nito ang iligtas si Tatang Kulot. Maging sila ay nababahala sa buhay nila. Kaya naman nagsitakbuhan ang mga ito patungo sa itim na puno. Ang lugar na tanging magliligtas sa kanila laban sa mga nilalang ng dilim. Sa 40 katao, tanging 6 lamang ang natira. 6 na tulala at turete ang utak. Bigo ang mga tulisan sa paghuli sa grupo nila Zen. At ngayon nga, ay mga pagkain na sila ng mga manananggal na noon ay pabalik na sa kanilang nayon. Nawala na yung ingay ah. Mukhang natodas na sila boy kulot ah. Kulot na kalbo. Sinto-sinto yata yung matandang yun eh. Pinanindigan yung pagiging kulot niya kahit wala siyang buhok. Skinhead. Teka nga kolas. Pag kang maingay, pabalik na ang mga manananggal sa kota nila.
baka marinig tayo. Dinig nila ang mga masasayang halakhaka ng mga aswang sa labas at ang mga pagtangis ng mga biktima nito. Karimari-marim na tagpo. Nagtakip na lamang ng tenga sila Julia at Iris dahil sa hindi nilang matagalan ang mga tinig ng paghihinagpis sa takot. Mga tinig ng pagmamakaawa. Pero ayon sa mga alam nilang impormasyon na oras nga na makagat ng manananggal, ay babagal ang paggalaw ng katawan at hindi mo nang magagawa pang makapanlaban. Kaya naman wala nang pag-asa pa sa mga nahuli nila. Mahirap ang walang mapa sa lugar na to. Para kang isang bulag. Para kang isang tupa na gumagala sa lungga ng mga lobo. Maswerte na lang talaga tayo at nakakuha nitong si Jimeno itong mapa. Tama mo ang kwento sa atin. Kung magnanako daw ang kalaban mo, ikaw lang ang mas galingan mo ang pagiging magnanako mo para matalo sila. Ngayon naiintindihan ko na. Zen, magnanako ka ba talaga? Eh, natatakot na ako sa iyo ha. Baka naman pati itong garapon ng mga panghihimagas ko eh. Madali mo maangwa sa akin kapag natutulog ako. Alam mo, sabi ng tatay ko noon. Tama ka na, ayan ka na naman sa kasabihan ng tatay mo. Kumain ka na nga lang dyan. O heto, busog na ako. Sa'yo na lang tong pagkain ko. Labis ang tuwa ni Kulas sa pag-abot nga nitong pagkain ni Julia na halos kalahati pa lamang nababawas. Wala kayo natanggana. Maayos ka lang ba? Wala to. Puyat lang siguro at saka pagod ako. Itutulog ko na lang at mauna na ako sa inyo ha. Wag naman. Bata ka pa. Tinitigan si Kulas nitong dalaga ng matalim. Biro lang. Sige na matulog ka na. Kami nang bahala ditong magbantay. Nakakarana si Julia ng hirap sa paghinga at sakit ng ulo. Ito ay dahil sa ilang araw na siyang nasa isla. Wala siyang dalang gamot para sa kanyang karamdaman at kailangang naiinom niya itong isang beses sa isang araw. Kaya naman ang gabing iyon ay sinumpong siya ng napakataas na lagnat. Nanginginig at hinding magising-gising. Simula pa pagkabata niya ay sakit niya na ito. Kagabi pa siyang nagkakaganyan. Kailangan na nating marating ang baryo. Kailangan nating makahingi ng tulong. Siguro naman eh, hindi lahat ng naroon ay mangkukulam. Maghanda kayo. Kailangan na nating umalis paglabas ng liwanag. Bruno, magpalitan tayo sa pagdala kay Julia. Mukhang hindi niya kakayaning maglakad. Kulas, ikaw ang maunang magdala sa kanya. Ariglado, ano ba sa tingin niyong nangyayari sa kanya? Base sa aking pag-oobserba, ang sa kanyang kondisyon ay may lagnat siya. Seryosong wika ni Jimeno at nagtinginan nga ang lahat sa kanya. Ay, nagpapatawa ka ba? Alam naman naming lahat na may lagnat siya eh, pero bakit? Paano? Sambit ni Kulas. Panay lamang kasi ang panginginig ni Julia pero hindi itong dumidilat. Labis na mahina ang katawan niya. Kaya naman, nang makita nilang magliwanag ang labas, ay agad na silang naglakad patungo sa baryo Kulimlim. Kaunting tiis na lamang Julia, malapit na tayo. Dito ay si Bruno na ang may karga sa dalaga. Mahirap ang daan, matarik at panay batuhan. Pero mas mabilis ito kumpara sa mismong kalsada na dadaanan dapat nila. Pasensya na kayo pero ito ang pinaka shortcut natin. Mas mabilis tayong makakarating sa baryo at matitibid natin ang oras. Sa paglalakad nila ay nadaanan pa nila ang naayon ng mga manananggal. Naroroong nakatitig ito sa kanila ngunit walang paggalaw. Nakakatakot ang oras ng paligid. Pero minabuti nilang bilisan na lamang ang paglalakad. Huwag niyo kaming pansinin, mga aswang. Ituloy niyo lang yung pagkain sa mga tulisan. Nakikiraan lang kami. Wika ni Kulas sabay tusok ng kanyang sibat sa lupa. Hindi naman silang inabala pa ng mga aswang at nagtuloy na lamang ito sa pagkain. Umaga, walang lakas ang mga aswang upang makipaglaban. At isa pa eh, sandamakbak ang karaneng nasa kanilang nayon. Kaya naman hindi nilang naisip pa ang sundan sila Zen. Loko talaga si Zen. Dito pa tayo pinadaan sa may mga manananggal. Kailangan nating bilisan. Baka mapano pa itong kasama mo. At isang oras pa nga ang lumipas, naroroon na sila sa malawak na kapatagan. At tawid dito ay tanaw na nila ang may dalawang bundok na nakapaligid nga sa mga kabahayan. Natitiyak nilang ito na ang baryo Kulimlim.
Agad na nilang tinahak ang malawak na kapatagan. Ilang metro na lamang silang nasa entrada na ng baryo nang salubungin sila ng ilan sa mga nagtatanim sa kapatagan. Mga halos kaidaran lamang nila. Tulong po, kailangan namin ng tulong. Para dito po sa kaibigan namin, hindi siya nagigising. Bigla na lamang siyang nanginig at saka nagkaganyan eh, simula kagabi. Matutulungan niyo ba kami? Di ba po mga magkukulam kayo dito at mambabarang? Baka kayo niyo naman pagilingin siya. Walang prenong wika ni Kulas at nagkatingin na naman ang mga kausap nila. Tahimik silang sinamahan nitong tatlo patungo sa loob ng baryo. Madilim sa loob ng baryo, kaya tinawag ang Baryo Kulimlim ang baryong ito dahil sa niminsan ay hindi itong nasisikatan ng araw. Makulimlim sa lahat ng oras dahil sa dalawang bundok na nariritong nakaharang sa liwanag ng araw. Kaya nga ang mga magsasaka ay nasa labas ng baryong nagtatanim. Iwas sa mga bundok. Ito ay upang maabot ng sinag ng araw ang kanilang mga punla. Ihigaan niyo dyan, John! Ineng, sabihan mong nanay mo na magpakulo ng gamot. Bilisan mo! Yung para sa laso ng dugo! Laso ng dugo? Teka, bakit paano nalaso ng dugo ni Julia? Tanong ni Kulas dito sa matanda na sumalubong nga sa kanila. Hindi masyadong kinausap ng matanda sila Kulas at nakatoon ito sa paggagamot kay Julia. Dumating ang iniutos nitong pinakulong kontra sa laso ng dugo at marahang ipinainom sa dalaga. Matapos ay unti-unting tumigil ang panginginig nito at bumuti ang itsura. Ligtas na ang kasamahan nyo. Wala na kayong dapat pang ipag-alala. Ako nga pala si Baldog. Kabaldog na lamang ang itawag niyo sa akin. Isa sa mga nangangalaga ng baryong ito. Ang Baryo Kulimlim. Mabuti naman at hindi kayong nabiktima ng mga manananggal sa gubat. Ayon sa mga kabataan dito eh, galing kayo sa kagubatan. Bibihira ang nakakaligtas dyan. Isan ba kayong nagmula? Maraming salamat mo, Kabaldog. Ako nga po pala si Zen, ito si Bruno, Kulas, Jimeno, Nel at saka Iris. Yan naman pong walang malay is si Julia. Mula po kami sa Santa Ines at nagmabaka sakali po kami na makatungo po dito sa Baryo Puting Bato. Kabaldog, ano po bang nangyari sa kasamahan namin? Oo nga, ano bang nangyari kay Julia, Kabaldog? At saka, magaling po palang mangkulam este manggamot ang mga taga rito, no? Mulong-gulong na po, Kabaldog. Pero totoo po ba yung mga sabi-sabi na mangkukulam at mambabarang ang mga taga rito? Kaya nga po walang gustong pumunta dito at wala na daw pong nakakabalik ng buhay. Ang dami niyo namang yadang tanong. Bakit hindi mo na tayong maupo sa apag at magkape? Ipapaliwanag ko sa inyo lahat. Hindi alam nila Zen kung tama bang pumayag sila at umikim ng mga pagkain sa isang baryo puro mangkukulam at mambabarang. Subalit sumunod sila bilang pagtugon at isa pa eh baka kung ano pa ang gawin sa kanila kapag kumontra pa sila. Kabaldog, ilan na po bang napatay niyo sa pangkukulam? Huwag niyo po kaming isama ha, nagigiran lang kami dito. Huwag kayong mag-alala at normal na mga pagkain ang ihahain sa inyo. Umiiral pa din pala ang mga usapin tungkol sa mangkukulam at mambabarang. Tama naman ang usapan. May mga karunungan at kakayahan ng mga taga-baryo Kulimlim. Pero hindi mga mangkukulam o mambabarang ang naririto, kundi mga albularyo at antingero. Mga taong itinakwil ng sistema, mga tinutugis ng gobyerno dahil sa hindi nilang matanggap na silang mga nasa kapangyarihan ay walang kakayahan. At kaming mga antingero at albularyo na mga simpleng tao lamang ay biniyayaan ng karunungan. Kaya nga mula sa kabayanan ay nagtungo sa islang ito ang mga ninuno namin upang dito nang mamuhay ng payapa. Subalit na-discovery nila na may kakaibang kapangyarihan ang bumabalot dito sa islang ito na nagagawang harangan ng lahat ng kakayahan at mga karunungan. Kaya naman sinigap nilang gumawa ng mga talisman na babalot sa baryo upang mahiwalay ito sa nasasakupan ng kapangyarihan ng Arkanghel. Ang kapangyarihan pumuprotekta sa lahat ng mga naninirahan sa isla. Subalit oras na lumabas ang mga taga rito
ay mawawalan ng bisa ang kanilang mga kakayahan. Kaya nga kumalat ang tungkol sa mga mangkukulam at mambabarang. Ito ay upang matakot namin ang mga tao at manatiling malayo dito sa baryo. Ayaw naming madiskubre nila ang tungkol sa sikreto namin. Kung totoo po ang sinabi niyo eh, bakit po wala kaming maramdamang pagbabago sa amin? Bakit hindi po gumagana yung motya namin? Tamang kutob ko na mga antingero nga kayo, pero ay pagpumanhin niyo. Ang talisman ay gumagana lamang sa mga taong nabasbasan ng ritual sa oras ng kanilang kapanganakan. Ibig sabihin, ay hindi inyong magagamit ang kakayahan nyo. Hindi kayong saklaw ng talisman. Tanging ang mga taong ipinanganak lamang dito sa baryo at may dugo mula sa mga kauna-unang residente dito ang magagawang gamitin ang kanilang kakayahan. Ibig sabihin, mga ordinaryong tao pa din kayo. Nalungkot sila Zen sa mga narinig. Umaasa pa naman sila na oras na makatapak sila sa baryo Kulimlim ay magagawa na nilang muling magamit ang mga kakayahan nila. Ngunit isa lamang itong ilusyon at kapiguan sa parte nila. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo sa loob ng baryong ito. Pero may isang problema. Mahal lang bumisita sa lugar na to. Patakaran ng baryo. At alam niyo naman, kung gusto niyo ng magandang seguridad at komportabling matutulugan, eh may karampatang halaga, di ba? Pasensya na at hindi akong may gusto nito. Kaya naman palang ang daming binigay sa atin nila Filomena eh. Akala ko naman may uuwi natin sa bayan. Madami sana akong ipambibili ng pagkain. Huwag po kayong mag-alala at may sapat po kaming dalang pambayad sa inyo. Nasabihan na nga po kami ng pinunong si Filomena ng San Cristobal. Maaari po pang malaman kung saan kaming maaaring kumuha ng marirentahang bahay para matulugan po namin kahit sa ilang araw na pananatili dito hanggang sa lumakas po at gumaling itong si Julia. At saka, magkano po ba ang bayad dun sa panggagamot nyo? Huwag nyo nang alalahanin ang bayad sa gamot. Hindi ako katulad ng mga taga-baryo dito. Pero kapag tinanong nila kayo, sabihin nyo ay nag-abot kayo sa akin para naman huwag kayong pag-initan. Sa sentro ng baryo ay may abat na pwedeng tuluyan. Mga paupahan ito at kunin nyo yung asul na bahay. Ako ang namamahala doon, pero ang kapatid ko may-ari. So subukan ko na bigyan kayo ng diskwento. Sige na, dalihin nyo na yung mga gamit nyo at yung kasama nyo doon at makapagpahinga na. May kainan na rin sa baba ng titiran nyo. Eh, alam nyo na, medyo may kamahalan. Kailangan nyo lang magbayad at sabihin kung ano gusto nyong kainin. Nagtungo nga sila Zen sa sentro ng baryo at namangha sila na sa gitna ng mga kagubatan ay may nagaganda ang mga estruktura. Aakalain mo pa ay nasa bayan lamang sila. Grabe naman ang baryong ito. Kaya pala ang mahal-mahal ng singil sa mga namamasyal, mas malupit pa sa mga mangkukulam at mambabarang. Mga negosyante para ang narito. Manigayang pagdating sa baryo Kulimlim, kung saan madilim. Pero tiyak kong sa serbisyo namin, ikaw ay hindi mabibitin. Hanip! Makatang bakla! Antipati kong tuwa. At anong problema mo sa bakla? Baka gusto mong gawin kitang palagat. Kung gusto niyong tumuloy sa baryo ito, kailangan niyong magpakita ng tamang respeto. Ang galing talaga, tugmang-tugmang ang salita mo, bakla! Tinakpan na lamang ni Iris ang bibig nitong si Kulas dahil sa ayaw magpapigil. Tama na, namumuro ka na sa kanya. Saka pa lamang natigil si Kulas. Pasalamat ka at may mga pogi kang kasama. Ngayon naman, mga pogi, kukuha na lang kayo ng utusan, eh yung katulad pa niyang kailangan busalan. Dito ay sumingit naman si Jimeno. Roses are red, violets are blue. If God made mankind, who created? Teka lang Jimeno, mukhang hindi bagay dito yung tulong tinuro ko sa'yo. Kalimutan mo na muna.
Pasensya na po kayo, ma'am. Ako si Bernardita, ang may-ari ng paupahang ito. Maganda at medyo may pagkamaldita. Bakit ba kasing kailangang laging tugma ang sinasabi niya? Eh, naaalangan ako magsalita at nahahawa. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Bernardita. Ako nga po pala si Zen at ito ang mga kasamahan ko. Inaituro po kami dito ni Kabaldog. Ito daw po ang piliin naming paupahan. Eh, kapatid niyo daw po siya. Heto po yung tarjeta para sa kanyang rekomendasyon. Sambit ni Zen sabay abot ng katunayan na inirekomenda nga sila ni Kabaldog. Tama ang inyong tinuran. Ako nga ang kapatid niya. Walang iba, kaya huwag kayong masurpresa. Dito, tuloy kayo, sundan niyo ako. Inuna na nilang puntahan ang silid kung saan nga maaaring magpahinga itong si Julia. Sinamahan ito ni Iris at itong sila Zen naman ay naroroong kausap si Bernardita. Ito ay patungkol sa pagbabayad nila sa uupahan nila at maging sa pagpapahanda ng kanilang mga makakain. Ayon kay Bernardita, bawal ang mga aso sa kagubatan ng baryo Kulimlim, lalo pa ng mga dayo. Maari lamang silang magbayad para sa mga makakain at pumili ng mga putahing gusto nila pero bawal ang sila mismo ang manghuli ng mga lulutuin. Tila sa ganitong paraan ay nagagawang panatilihin ng mga taga roon ang kaayusan at negosyo ng kanilang lugar. Bihira ang magkaroon kami dito ng mga disyenteng bisita. Kaya ipagpuhman niyo kung lahat ng tao dito, kayo ang nakikita. At kung sa tingin niyo naman mahal ang singil ko, no. Magkakaasa kayo na sa limang paupahan sa sentro, kami ang pinakamura dito. Sumasakit ng tingin ko sa mga sinasabi niya. Bakit laging may tugma sa dulo? Dapat yata ay naging manunula na lamang siya. Hindi may-ari nitong lugar. Mabuti ba yung manahimik na lang tayo at antayin yung pagkain? Matyagang naupo sila kula sa dining hall. Inaantay nila ang mga pagkain in order nila na ginto ang presyo dahil sa literal na ginto nga ang mga ibinayad nila. Mabuti na lamang at sapat ang naibigay ni Filomena at ng mga tikbalang para sa ilang araw nilang pananatili doon. Maya-maya naman ay dumating na ang kanilang mga pagkain. Naglalaki ang mga lalagyan at nagtataba ang mga karne ang naroroon. Mga parte ng usa at karne ng baboy. Ito ang pinili nila, kasabay ng malamig na panghimagas. Makabago ang baryong iyon, solar powered na ito at may mga disenteng ilaw ang mga kabahayan. Iilan lamang ang may negosyong paupahan at kainan at tila isa ang pamilya nila Bernardita sa mga pinakamayaman dito. Nasa na kaya si Mang Baldog? Sabi niya isusunod siya dito. Kuya Baldog, napaagay yata ang pagbisita mo dito. Anong kailangan mo? Huwag mo sabihin na nag-aalala ka sa mga pagsisingil ko sa mga mahal mong bisita. Magbigay ako sa kanila ng diskwento, no? Narinig niyo ba yun? Bakit normal siya makipag-usap sa kuya niya? Nagpapasikit lang yata yun sa atin eh. Tama naman si Kulas. Nagpapapansin lamang itong si Bernardita. Dahil sa nagagopuhan nga ito kala Bruno at Zen. May tiwala naman ako sa iyo kapatid. Ibig ko lang sana silang formal na batiin sa pagdating nila dito sa baryo natin. Inanyayahan nila Zen itong si Kabaldog na maupo nga at samahan sila sa pagkain. Hindi namang tumanggi itong si Kabaldog at nagdala pa nga ng alak itong si Bernardita. Libre na umano ito at dahil sa kaibigan sila ni Kabaldog. Kabaldog, tungkol po sa karamdaman ng kasama namin, ano na po bang nangyayari sa kanya? Ano po bang sakit niya? Mapanganib ang sakit at mukhang matagal ng panahon nang kumapit ito sa kanya. Isang sakit sa dugo na dulot ng isang engkantadong parasitiko. Maaring nakuha niya ito noong bata pa siya. Unti-unti nitong sinisira ang katawan at pinapahina. Kinakain nito ang sustansya at enerhiya ng dalaga. Mabuti na lamang at kamanghamanghang napaglabanan niya ito. Pero wala na kayong dapat pang ipagpaalala. Maayos na siya at ligtas na. May nabasa na nga ako tungkol sa mga engkantadong parasitiko.
na gumagala sa mundo ng tao. Kumakain ito ng espiritual na lakas ng isang tao hanggang sa pati ang buhay nito ay makain na nilang tuluyan. Maswerte pa talaga si Julia. Kaya pala kahit gaanong katakaw niya sa pagkain eh, hindi man lang siyang tumataba. Ngayon alam ko na. Sa kanilang pag-uusap ay nakita nila sa labas ng bintana ang isang matandang babae na nakatitig sa kanila. Nakatigil lamang ito at nakatanaw sa kanila. May pulubi sa labas ka, Baldog. Mukhang nagugutom din eh. Akala ko po ba mayaman ang baryong ito? Bakit may pulubi pa din? Hindi siya pulubi, iho. Siya si Nana Simang, isang dibinong manghuhula. Ayon sa sabi-sabi, kasabayan niya pa mga ninuno namin na nagdatag sa baryong ito. Doon siyang nakatira sa itaas ng kabilang bundok. Hindi siya pulubi. Isa siya sa pinakamayamang residente ng baryo namin. Oh, napahiya ka tuloy. Makapulubi ka dyan, eh akala mo naman mayaman ka. Eh di ba taga-bundok ka? Pareho lang tayong doka. Kabaldog, eh bakit po siyang nandyan at nakatayo? Eh, nakatingin lang po sa atin, oh. Baka naman may utang ka, Kabaldog, dyan. Eh, kung ako sa iyo, bayaran mo na. Masama ang may utang. Maaaring may nakikita siyang pangitain sa inyo, kaya siyang naririyan. Bibihirang pumabayan dito sa baryo. Nilapitan sila sa loob nitong sinana si Mang. Marahang nagpaikot-ikot ang ulo nito at tila ba inoobserbahan o kung may anong ginagawa sa lugar. Nakaharap niyo na si kamatayan ng paulit-ulit. Mabigat ang misyong ginagampanan niyo at maraming kamatayan ang naghihintay sa inyong landas. Kailangan niyong magpadali dahil ang kamatayan ay muling magbabalik at hahanapin kayo. Hindi niyo nang maiiwasan pa ang pagkikita niyo. Isa sa inyo ang magiging kaaway ng sangkatauhan pero magiging pag-asa ng lahat sa sansinukob. Hanggang saan niyo kayang pasanin ang inyong katungkulan? Hindi nilang alam kung sino ba sa kanila ang kausap nito. Saka lang kasi nilang napagtanto na bulag pala itong sinanang Simang. Nagsasalita ito base sa kanyang mga pangitain. Subalit sadyang malalim ang mga ito at walang partikular na taong ipinupunto. Pero ang lahat ay iniisip na si Zed nga ang tinutukoy nito dahil sa kanilang lahat, itong si Zen ang may mga pinaka nakakakilabot at delikadong kakayahan at kaibigan. Mga nilalang ng kadiliman. Sa mga narinig naman, maging si Kabaltog ay nagulat at nabahala. Baldog, batid mo ba na ang mga tinanggap mong bisita ay mga kabataang nasa propesiya? Hudyat na ng umpisa ng mga simula ng pagkawasak, sila mga mensaherong padala sa atin. Nag-umpisa na ang kaguluhan. Tingin niyo ako mga estanghero. Sa tuktok ng bundok ng talikod, doon niyong mahanap ang kasagutan. Inyong pakatandaan na ang sa inyong haharap ay mga kalaban. Ngunit sa loob nito ay mga nakatadaan ang maging kakampi niyo. Hanggang sa matapos ang gulong ito. Mag-iingat sa mga desisyon nyo at sa kinabukasan pagbango ng kaibigan nyo. Kailangan nyong akyatin ng bundok na ito. Sabay turo nitong si Nana Simang sa isang bundok na naroroon nga sa baryo, ang liblib na bundok ng talikod. Pinamumugaran ng mga mapakanib na nilalang na nananatiling naroroon lamang at hindi makababa sa baryo dahil sa talismang nakapaikot dito. Tungkol po ba ito sa kakaibang presensya na naramdaman nyo noong mga nakarang araw? Sinubukan po naming puntahan ang bundok na yan. Pawang mga aswang lamang ang naririyan at mga maligno. Anong tulong po ba makukuha nila dyan at paanong paraan? Minsan nang nag-cross ang mga landas nyo bilang magkatunggali. At sa pagkakataong ito, bilang magkakampi, ang katapatan nyo ang magiging susi. Baldog, hindi mo naman siguro silang siningil dito ng ginto sa mga kinakain nila. Karangalan ng angkan nyo ang tumuloy sa inyo ang mga taong uukit ng panibagong kasaysayan
sa mundo ng mga antingiro. Subalit isa man sa mga sinabi ni Nanang Simang ay hindi nilang maunawaan. Ano ba ang gagawin nila sa bundok? At bakit parang ang daming alam nitong patanda sa mga kaganapan? Sa pag-akyat niya sa bundok talikod, malalantad ang taong hinirang. Ang taong may marka ng Arkanghel ang simbolo ng pag-uumpisa ng mga pagkagunaw. Napalingon si Gulas na noon ay abala sa pagkain, maging sinanang si Mang Ayala mang tungkol sa sugo. Teka, sugo po ba yung tinutukoy nyo? Paano niyong nalaman yun? Alam mo din yung tungkol dito, Gulas? Mukhang tama si Among Sen sa kotob niya sa iyo, Gulas. Huwag mong sabihin ikaw ang sugo. Tanong ni Jimeno. Hindi ako sugo. Hindi ko nga sanang maaaring ipaalam ito sa inyo pero bumaba ako mula sa bundok ng Pantas upang hanapin ang sugo, upang sanayin siya at upang gisingin ang kanyang kapangyarihan. Nabipinto na ang paglabas ng mga diablo mula sa impyerno at mag-aasik sila ng lagim sa buong kalupaan ng mga tao. Mga magiging dahilan ng pagkawasak ng iba't ibang lugar dito sa mundo. Sila ang dahilan kung bakit nawalan ako ng tahanan. Sila ang pumatay sa lahat ng mga Pantas na kasama ko doon. Ako na lamang ang natira. Ang sugo ang huling pag-asa upang mapigilan ng mga diablong yan. Kung gayon malalantad sa atin ang totoong sugo pag inakyat natin yung bundok. Kailangan nating pag-usapan at pag-aralan ito. Huwag tayong magpadalos-dalos. Mapanganib ang pupuntahan natin. Tama si Bruno. Isa pa ibang pakiramdam ko sa mga nangyayari sa taas ng bundok. Parang nangyari na to sa akin dati. Kasama ito sa mga unang pangitaing lumabas sa isipan ni Zen noong makuha niya ang mutya ng itim na hunyango. Ang bundok na iyon at ang mga nilalang na nasa loob ng kabundukan. Lahat ng ito ay bumabalik sa kanyang alaala na noon ay hindi niya na alam kung anong koneksyon sa kanya. Pasensya na kayo at hindi namin kayong maaaring masamahan sa pag-akyat sa bundok. Pero maaari ko kayong matulungan para makapuslit at mapuntahan ito. Bantay sarado ang daanan sa bundok ng mga pamunuan ng baryo. Pasasamahan ko kayo sa dalawa sa mga utusan ko. Maihatid lamang kayo sa hangganang papasok sa may altar ng bantay ng kabundukan. Simula doon ay maaari kayong magsagawa ng mga alam niyong kaparaanan para makaligtas sa mga aswang at maligno. Tiyakin niyong walang mababawas sa inyo dahil oras na mangyari yon. Bigo na kayo sa inyong misyon. Kitain niyo ang mga tauhan ko sa paanan ng bundok. Alam na ni Baldo kung saang parte ito ng kabundukan. Tiyakin niyong buo kayo at oras na marating niyo ang taas ng bundok na ito. Doon niyo maunawaan ng lahat. Muling naglakad ang bulag na sinanang Simang. Naiwang nakatulala ang lahat at labis na nag-iisip kung ano nga ba ang ibig sabihin ng matanda. Naroroon lamang sila para sa kaibigan nilang si Christine pero bakit tila yatang naroroon sila dahil sa ginusto ito ng tadaana? So ngayon ay magpahinga na muna kayo. Kumain kayo at magpalakas. Hindi bang nagkakamali ang mga hula ni Nanang Simang? Kaya tandaan yung langat ng sinasabi niya. Bernardita, ihanda mo ang mga panglaban natin laban sa mga aswang. Kakailanganin ito ng mga bisita natin. Sana ay magtagumpay kayo. Dadaanan ko kayo dito bukas at iahatid sa tagpuan nyo. Hindi pa din ako makapaniwala. Mukhang sinadyang mapunta ko dito ah. Mukhang may pwersang gumagawa nito. May pakiramdam akong nasa taas na ang kasagutan pero paano nangyari yun? Paano naging akma ang lahat? Eto na yata yung sinasabing destiny. Ano plano natin na Among Sen? Ano pa nga ba kundi ang sundin ang sinabi ng matanda? May kato ba kung doon din nating matatanggap ang mapa patungo sa susundan nating baryo? Kumain na kayo. Lubusin nyo na at bukas siguraduhin natin na maayos tayong makapaglalakbay patungo sa kabundukan. Bukang tama si Filomena. Umpisa na ito ng mas mahirap at seryosong sitwasyon natin.
Nararamdaman ko ang papalapit na bago nating biktima. Maganda kayo. Oras na ng ating pagkain. Itutuloy. Salamat po ng maraming maraming sa mga kabantay natin na walang sawa sa pakikinig. At salamat at sinamahan niyo po ako na tapusin itong episode 22. I-like at mag-comment na po tayo sa ating kwento, mga kabantay. Muli ay isang magandang hapon po sa lahat.